Sino nga ba si General Mariano Alvarez? Si Mariano Alvarez ay isang pinunong rebolusyonaryo at estadista. Si Alvarez ay isinilang noong March 15, 1818 at siya ay ipinanganak sa Noveleta, Cavite. Nakapag-aral siya sa San Jose College sa Maynila at nakapagtapos bilang guro. Umalik siya ng Cavite at nagtrabaho bilang isang guro sa Naik at Maragondon. At noong May 1863, pinakasalan niya si Nicola sa Virata del Rosario at nagkaroon sila ng isang anak na si Santiago na naging Revolusyonaryo General din at ipinanganak noong July 25, 1872 sa Imus, Cavite. Noong 1871, si General Mariano Alvarez ay nakulong at pinahirapan ng mga otoridad ng kolonyal matapos niyang insultuhin ang isang sundalong Espanyol. Nang sumunod na taon, inakusahan siyang sangkot sa Cavite Mutiny at dinala sa Maynila ng nakakadena. Nang siya ay pinalaya, bumalik siya sa Noveleta, at noong 1881, ay nahalal na Capitan de Municipalidad, posisyon na hawak niya hanggang sa pagsiklab ng Rebolusyong Pilipino noong 1896. Si Alvarez at ang kanyang anak na si Santiago ay mga aktibong kasapi ng Katipunan, ang lihim na lipunan na itinatag ni Gat Andres Bonifacio noong 1892. Si Mariano ay tiyuhin ng asawa ni Bonifacio na si Gregoria de Jesus. Noong unang bahagi ng 1896, si Alvarez ay nahalal na Pangulo ng Magdiwang, isang sangay ng Katipunan. Pinangunahan niya ang maraming sagupaan laban sa hukbo ng Espanya sa Cavite at naging ganap na general. Dahil sa kanyang kahusayan, napalaya niya ang karamihan na bayan sa Cavite sa loob ng ilang linggo mula nang sumiklab ang himagsikan. Kinilala siya bilang instigador ng rebolusyon sa Cavite. Ang tunggalian at pagtatalo ay umiral sa pagitan ng Magdiwang at Magdalo, isa pang sangay ng Katipunan sa Cavite. Bilang pinuno ng Magdiwang, inanyayahan ni Alvarez si Bonifacio, ang Supremo ng Katipunan, upang mamagitan sa dalawang sangay. Ang pagtatalo sa pagitan ng Magdiwang at Magdalo ay humantong sa kung sino ang mamuno ng rebolusyon. Nanawagan ang Magdalo na buwagin ang Katipunan at magtatatag ng bagong rebolusyonaryong gobyerno. Nanindigan si Bonifacio at ang Magdiwang na ang Katipunan ay isang ganap na gobyerno. Ngunit matapos magwagi sa halalan at mailipat ang kapangyarihan kay Aguinaldo, si Bonifacio ay pinatay ng mga tauhan ni Aguinaldo noong 1897. Si Alvarez ay nalungkot sa pagkamatay ni Bonifacio at tumanggi na sumama sa puwersa ni Aguinaldo na umatras sa Biak na Bato sa Bulacan. Kinalaunan, ang Estados Unidos ay sinakop ang Pilipinas kasunod ng digmaang Espanyol-Amerikano at digmaang Pilipino-Amerikano. Naging kasapi si Alvarez ng Partidong Nasyonalista at kabilang sa mga lumagdan ng konstitusyon ng partido. Nanalo siya sa halalan bilang Pangulo ng Munisipalidad ng Noveleta. Si Alvarez ay sumali sa Philippine Independent Church na itinatag ni Isabelo de los Reyes at Gregorio Aglipay noong 1902. Siya ay nagretiro at namuhay sa kanyang bukid pagkatapos ng kanyang termino bilang Pangulo ng Munisipalidad, at namatay noong August 25, 1924 sa edad na 106. Ang Munisipalidad ng Cavite na GMA o General Mariano Alvarez ay ipinangalan sa kanya. Ito ay pagbibigay karangalan sa ating general.